na nagsagawa ng military drills sa Scarborough Shoal mismo sa harapan ng ating mga mata. Walang pakundangan ang kanilang mga puwersang pandagat at panghimpapawid. Nagpapatrolya na. May plano bang magpapalala pa ng sitwasyon sa West Philippine Sea? Ang Amerika naman, sinupalpal ang drills ng PLA sa pamamagitan ng pag-deploy ng makabagong high-energy laser weapon bilang show of force. China natakot? At sa isang nakakagulat na balita, nuclear-powered na submarine ng China naging katawa-tawa, lumubog. Ang Pilipinas hindi rin nagpahuli, pumalag sa ballistic missile test ng North Korea. Maraming misteryo ang unti-unti nating ibubunyag sa video na ito, kaya stay tuned. Nag-anunsyo ang Chinese military ng panibagong naval and air drills sa paligid ng Scarborough Shoal. At ito'y nangyari ilang oras lang matapos makipag-usap sa Estados Unidos. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, tila hindi pa rin natitinag ang China sa pag-iit ng kanilang claims sa karagatan. Ang mga drills na ito, ayon sa Chinese People's Liberation Army, ay bahagi ng routine reconnaissance at patrols sa area. Subalit, kasabay ng mga ito, nagkaroon ng multilateral maritime activity sa West Philippine Sea na kinabibilangan ng Pilipinas, Japan, Australia, New Zealand at Estados Unidos. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang nasabing exercises ay nagpapakita ng dedikasyon ng Pilipinas at iba pang bansa sa pagtataguyod ng freedom of navigation at pagrespeto sa international maritime law, particular ang UN clause. Parang pinapakita natin sa China na para silang bumangga sa pader pag nagkamali sila. Texaco 51, service launch, bullseye 27015. Viper 1, searching service launch, bullseye 6020 42,000. Viper 1, splash, surface launch missile. Splash, air launch missile, bullseye 080-120. Texaco 51, threats faded. Established, backing track as fragged. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang US sa pagpapakita ng puwersa. Nag-deploy sila ng USS Preble, isang destroyer na may laser weapon system na Helios sa Japan. Ang deployment na ito ay nagpapakita ng intensyon ng US na labanan ang tumataas na puwersa ng Chinese Navy. Ngunit, sa kabila ng advanced tech na ito, maraming eksperto ang nagtatanong, may plano ba ang US para sa long-term deployment ng laser weapons? Sa kabila ng potential ng mga lasers na makasira ng drones at iba pang threats, kulang pa rin daw sa comprehensive strategy ang Amerika para gawing standard ang laser defense sa kanilang mga warships. Habang isinasama sa strategy ng US Navy ang AI at robotics upang mapanatili ang kanilang superiority, nahihirapan ito sa kakulangan ng skilled labor at lumang mga diskarte sa pag-priority sa malalaki at mamahaling mga barko na humahadlang sa kakayahan nitong palakihin ang sarili nitong fleet. In short, hindi daw cost-effective ang strategy ng US kumpara sa production cost ng China na lubhang napakababa. Pero tandaan nyo guys, kahit sa mga simpleng kagamitan na nabibili natin, makakasiguro kayong may quality sa lahat ng made in the US of A. Bago tayo magpatuloy, pahit na lang ng like button kasi malaking tulong na yan sa ating channel. Habang patuloy ang drills ng China,
Isang malaking tanong naman ang bumalot sa kanilang Navy. Ang sinasabing paglubog ng isang bagong nuclear-powered submarine sa dock nito sa Wuhan. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Beijing, lumutang ang mga satellite images na nagpapakita ng salvage operations sa lugar kung saan nakadaong ang submarine. Grabe, kaya pala mabilis ang shipbuilding capability nila na halos 200 beses na mas malaki kaysa US kasi walang kalidad. Parang ang lahat ay minadali o substandard. Isa itong posibleng indikasyon na may mga problema o kakulangan sa ilang aspeto ng kanilang proseso. Ang insidente ng paglubog ng kanilang nuclear-powered submarine sa dock ay isang halimbawa ng posibleng issue sa kalidad ng construction o maintenance procedures. May ilan ding ulat na nagsasabing ang defense industry ng China ay may mga problema tulad ng corruption na maaaring makaapekto sa performance at reliability ng kanilang mga kagamitan. Para sa mga eksperto, ito ay isang malaking setback para sa Chinese Navy na pinipilit lagpasan ang naval power ng US. Gayunpaman, sinabi ni Thomas Shugart, a former US Navy submariner and an analyst at the Center for a New American Security, na kapag ma-repair ang submarine, baka mas capable pa daw ito sa mga bagong ginagawa sa kanilang shipyard. Sa isa pang nakakagulat na balita, nagpahayag naman ang Pilipinas ng pagkondena sa patuloy na ballistic missile tests ng North Korea. Pero, wait, mukhang naging matapang ulit ang Pinas. Hindi pa tayo safe sa West Philippine Sea issue, baka mapag-initan din tayo ng North Korea. Ayon sa DFA, ang mga missile launches ay banta sa kapayapaan at stability ng Korean Peninsula at ng buong Indo-Pacific region. Hinimok ng Pilipinas ang North Korea na itigil ang mga ganitong aksyon at sumunod sa mga international obligations, kasama na ang UN Security Council resolutions. Kung mahilig kayo sa mga ganitong balita, make sure to subscribe para di niyo ma-miss ang ating mga future videos. Habang nagpapatuloy ang mga drills ng China sa Scarborough Shoal, at habang patuloy ang pag-deploy ng mga bagong teknolohiya ng US, malinaw na nasa sentro ng tensyon ang Pilipinas. Sa ganitong senaryo, hindi lamang teritoryo ang nakataya, kundi pati na rin ang seguridad ng buong rehiyon. Sa kabila ng mga diplomatikong usapan, nananatiling mainit ang West Philippine Sea. At ang mga tanong, handa na ba talaga ang mga bansang ito sa isang direktang komprontasyon?